barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castañeda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po, question. Maaari po bang makakuha o magpakuha ng COMELEC certificate at latest MDR fill? May mga bodyguard na po ang rescuer namin for the protection of the personnel. Ang ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUSI personnel sa nangyaring SAF. Sila po yung nag-encode. Yes. Magbebet ko tayo, mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre kapag minarmasdan niya ang nakabahan ng pagod.
nanalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayong pangalan. And the mystery character I see, Grampo! Pabawas, may pumasok. Yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang epiphany. Ha? Oh, letter C. Ayan. Tatlong C. The correct answer is ito, alam mo rin. Oh. Answer. Repeat. Mission Impossible. Ang puno ng ating barangay. Magkakahawak kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. And I can see the feelings gone. What happened to the dream? To you it never ends. Too much. Bakalye Turist. Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkay public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. We'll be right back.
barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castaneda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po, question. Pari po bang makakuha o magpakuha ng COMELEC certificate at latest MDR field? May mga balikat na po ang rescuer namin for the protection of the personnel. Ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUSI personnel sa nangyaring SAF. Sila po yung nag-encode. Yes. Sa Vlogs Bangka Lokal Game Saan? Tatanungin ko po taga Bangkal Main, magbe-bet po tayo mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre kapag minarmasdan niya ang nakapaan ng pagod.
ikaw ay nanalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayong pangalan. And the mystery character I see... Rambo! Yan. Pabawas, pabawas, may pumasok. Yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang Ipa. Epiphany. Ha? Oh, letter C. Tatlong C. Yan. Tatlong C. The correct answer is... Ito, alam mo rin. Oh. Answer. Repeat. Mission Impossible. Or... Bangkal. Ang puno ng ating barangay. Magkakahawak kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. And I can see the feelings gone. What happened to the dream? To you it never ends. Too much. Kalye Turist Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkay public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. Thank you.
Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa ayos ng panunumpa, panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may damal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Hello, good morning, good morning. Audio good morning. Check. Yeah, good morning. Yes. Brother Christian, good morning po. Today is December 19, 2022. At tayo po ngayon ay nasa huling Lunes bago po ang Kapaskuhan. Nandito po tayo ngayon sa ating pong weekly council report at flag ceremony at para po sa report. At nandito po si Kagawad Christian Jacinto para po sa report ng Disaster and Rescue Management Committee. Kagawad Chan. Yan, okay. Good morning po sa inyong lahat, mga kabarangay, no?
siguro naman na enjoy tayo last week sa ating mga activities, sa mga ating mga Christmas party, mga empleyado, at sa mga kapitbahay natin, sa mga ano sa kalye. Pero pinapaalala ko lang po pa rin na mag-iingat pa rin po tayo yung may mga matataas sa blood pressure, mataas ang sugar. Just maintain nyo po yung ano, yung gamot nyo po, lagi nyo pong iinamin yung maintenance nyo para ano, prevention is better than cure. Okay, sige, report po tayo sa ating committee. Direct, kayo ni post my pictures. Ayan po, siyempre, malimit po tayo nagpo-post ng mga vehicular accident response ng ating rescue, no? Ito naman po sa tulay ng Magallanes. Gabi na po ito. Ang Bangkal Ferso ay nandiyan naman po SUV versus motorcycle. So, responding ang Bangkal Rescue, 24/7 po yan, nabigyan mo ng unang panlunas yung sakay ng biktima, sakay ng rider. Okay? At naidala naman po sa ospital sa paggamutan ng ating ano ang pasyente. Next po. Okay, next. Friday. During the barangay Christmas party, may responding din. Humingi ng ano, ng backup ang ating police na meron na naman na occur na vehicular accident along Osmeña Highway. So kahit naka-off duty ang ating rescue, pag may tawag pong ganyan, kung sino po ang available, darating at darating din po ang rescue. Kita nyo, hindi nyo ma-identify kung nasa na rescue yan. Yung katabi ho ng police, rescuer po natin yan. Nagbigay hin ng first aid, pero hindi naman nagpadala sa ospital yung biktima. Dahil Friday night yan, rush hour yan eh. Kaya ang dami hong nakaka-encounter tayo ng mga vehicular accident report. Ayan po. Next po. Ito na naman sa atin along Evangelista del Pilar Street, Amara. Ano to? Motorcycle accident kalaban isang SUV din. Minor injuries lang po. Yun ang pinopost ko, mga minor injuries. Nakita niyo yung mga pasyente, pero first aid. Pero pag medical naman po, hindi ko na po pinopost kasi nandiyan niya, makita niyo sa loob ng bahay, nakahiga, naka-oxygen. Minsan kung ano eh, respeto na lang po sa pasyenteng may sakit. Okay? Next po, meron pa ba? Ayan, si Lola. Dito yan sa Mascardo. Nasubsub to. So, nagkaroon siya ng sugat sa ulo. Meron ho tayong rescuer on duty that time. Nabigyan naman ng unang panlunas, first aid, pero hindi na rin po nagpadala sa ospital. Ayan po. At meron pa ho tayong mga reported incident cases ng mga difficulty of breathing, nahirapan sa paghinga, mataas sa na blood pressure, ayan po. Tapos po yung ano, yung sa mga conduction, yung mga nagpapa-OPD. So hindi ko na po pinopost yun for reporting kasi naka-schedule yan eh. Pag conduction, may oras yan ng balik sa ospital sa mga OPD checkup nila. So ayun po ang report ko po last week. At marami pa rin pong ano, kaganapan ngayon na nakaantabay po ang mga rescue. Dahil ngayon hong panahon ng magpapasko, panahon nga ng mga parties, inuman, marami hong naaksidente. Marami hong nagiging maligaling, nag-away-away, nagkakaroon ng sakitan, imbis na mag-enjoy lang po. Kaya may mga first aid po kami. For next week na ho, may mga dumating pa sa aking mga documented pictures, kaso lang, kagabi. So, next week ko na lang ho i-re-report ulit. So, pinapaalala ko lang po, stay safe, enjoy this December, at lagi nyong aalalanin yung inyong kalusugan pa rin. Good morning and thank you. Ayan. Yeah, good morning, kagawad dyan. Magkaalis ha, mukhang magsasalitan tayo sa pagre-report. Okay. Ng ating mga committees. Para naman sa social service, in behalf of Kagawad Alin Policarpio, ako po muna magre-report para po sa kanya. Ito po yung sinabit po na report ng kanila pong committee. Yan, para po sa social service, nagkaroon po ng single parent seminar last week.
kung saan tinalakay po ang mga karapatan ng mga single parents, mga solo parents, at ayon po sa bago pong batas. So bumababa po ang kawanin ng MSWD upang i-explica po ang IRR ng bago pong batas patukol sa solo parents. At tayo po nag-encourage sa lahat po ng mga solo parents to register and assert your rights bilang isa pong solo parent. So nagkaroon po, kasama po ang social service sa selebrasyon ng Kapaskuhan, kasama ang Bosco, doon po sa Don Bosco, na kung saan ang ating po mga PWDs dito po sa ating barangay ay nakilahok. So congratulations po sa pamunuan ng Don Bosco para po dito. Samantalang, patuloy po ang partnership ng Barangay Bangkal through the Bangkal Bayanihan Program ng Barangay Bangkal at MCGI. So patuloy po ang kanilang feeding program. Ngayon po ay sa public stage po isinagawa. Samantalang, ang social service from for the period of December 12 to 18, 23 po ang natulungan natin sa voter certification, 7 sa PhilHealth ng masa, 7 po ang nakuha na natin ng MDR sa PhilHealth, 19 po na PhilHealth IDs, 4 na white card, 2 blue card, 8 yellow cards at 7 PWD assistance po ang ating pong naisagawa. Ito po ang report ng ating pong social services through Kagawad, in behalf of Kagawad Alem Policarpio. So with that, we also welcome Kagawad Weng Pas ng Committee ng Health and Sanitation para po mag-report ng kanya pong committee. Good morning, Kagawad Weng. Good morning, Kap. Good morning, Kapwa Kagawad. At good morning din sa ating mga kabarangay na nakatunghay sa atin na nanonood na ating flag raising at saka ang mga report natin. At sa health and sanitation naman, wala naman masyado pong inano last week. So, naging busy lang po tayo last week. Nagbigay lang ng kasiyahan sa ating mga kasama sa paglilingkod. At syempre, ang sa health and sanitation naman po ay nagpapaalala lang din po sa ating mga constituent na kailangan din po talaga tayo mag-ingat dahil alam naman natin Kapaskuhan. Andiyan nga po, di may protocol pa naman natin, dapat talaga mag-iingat tayo. Dahil ang COVID, hindi naman po nawawala yan, nandiyan lang. At syempre, wag naman din natin isipin COVID lang ang ating dapat mag-ingatan. Pag-ingatan din po natin na magkaroon tayo ng dengue lamok dyan sa ating bahay. Maglinis po tayo ng ating kalugaran, ng ating pambahay, para naman po makaiwas tayo ng anumang klase ng sakit. At syempre, dahil nga nagtatag-ulan, baka mamaya yung mga tubig na iniinom ay nasasamahan na rin po nitong ganito dahil alam naman natin nadadaan yan sa ng Maynila. So kailangan din talaga tayong sobrang pag-iingat para hindi tayo magkaroon ng anumang kasakit o karamdaman na magbibigay ng sa atin ng problema. So yun po, laging paalala po natin ng ating barangay na tayo ay lahat sumunod tayo sa lahat na kung ano man ang sinasabi sa atin na kailangang pag-iingat na gawin. Ayun po, yun to, lagi tayong paalala lang po. Paalala po yung ating lagi sinasabi na hindi dapat nating pabayaan yung ating pamilya, yung ating sarili, para naman to maging maganda. At lalo ngayon, magpapasko. So kailangan pagdating ng Pasko at bagong taon, tayo ay lagi lang po may maganda ang ating pangatawan at magkaroon tayo ng magandang New Year pagdating ng Happy New Year. Ayan. Ayun po, mula po sa health and sanitation. Ayun po. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa aking mga health worker na lagi nakantabay dyan, lagi nakaalalay sa atin na nagtatrabaho bilang isang health worker. So syempre, pati sa ating mga health center, yung ating mga kawani dyan, yan po ay naggagawa ng maitutulong po para sa ating mga kabarangay.
So yun po, mula po sa Health and Sanitation Department, maraming salamat po at magandang-magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat, Kagawa Dueng Paz, at syempre sa lahat ng ating health workers sa Barangay BHWs at syempre sa mga kawani ng ating pong Bangkal Health Center. Good morning po sa inyong lahat at salamat po sa pagtulong sa ating pong mga kabarangay. Pagbati po, Tita Jerian Nelias na nasa The Mansion. Good morning po, yung kanya pong Facebook profile. Good morning po sa lahat at kagawad. Advance Merry Christmas and God bless. No, din po yung kahapon sa ating pong senior meeting. Kuya Danny Gonzalez, ang ating pong property custodian. Good morning po. Eco Santiago, magandang umaga. Mula sa Infra. Tita Merly Soyongko, good morning. At maligayang Pasko. Merry Christmas po sa inyo. Tita Seni Lima, magandang umaga po. At ang ating pong administrator, Gasioro, good morning. Bekbek Centeno ng Lupon, taga-Pamayapa office. Jembong Nelson, magandang umaga sa iyo. At Tita Linda Topacio, good morning po sa lahat. Magandang umaga rin po kay Ate Becca Taupa ng Social Services. At Aiza Labaw na lagi nanonood sa atin. Good morning, everyone. At syempre kay Kuya Richard Sirius, member ng PARDS, na kapartner po natin, auxiliary security ng atin pong barangay. Maraming salamat po sa inyo. Yan, patuloy po tayo mag-report. Nandiyan ba si Kagawad Christian? Kagawad Chan? Yan. At ito naman pong ibabalik kay Kagawad Christian Jacinto ang report in behalf of Kagawad Bam Hildawa, ang Clean and Green Committee report. Ayan. Sige. Report on Kagawad Bam. It's not my committee, pero pakita na lang natin yung mga pictures. Ayan. Okay, nakita nyo naman yung ginagawang sa kalinisan ng ating mga clean and green department. Kahit yung mga, alam mo yung mga lumang gulong, kinukuha pa rin nila at dinadala po sa MRF. Yung recycle facility namin, doon po yung mga hindi naman tambak, kung yung mga dapat pampakinabangan o ma-recycle na gamit, dinadala pa po namin doon. Ayan po, yung mga collection din po ng mga bottles, pet bottles, dyan din po, tuloy-tuloy pa rin po yan. Salamat nga po doon sa mga nagbibigay pa rin ng mga used bottles, yung mga ano para ma-recycle pa rin po. Malaking tulong po yan sa ating environment. Okay, next po. Maliit ang pictures eh. Okay. Ayan po. The picture says it all, no? Ayan po yung sinasabi ko nga po ang collection ng ating mga pet bottles na yan. Every week po yan. Yan iniikot naman po. Binibigay din po ng ating mga BNA president. Nakita naman po. Ayan. Pare-parehas naman po. Na dinadala rin po sa simbahan yan para sa mga junk shop. Ayan din po. Nakita nyo naman po. Okay. Next po. Ayun. So nakita ko yung kasabay ho namin ng Christmas party ang Clean and Green dahil ang kanilang head ay head din po ng rescue. Nakita ko po yung sipag ng mga personal ni Kagawad Bam. Madaling araw pa lang po, nagwawalis na yan, naglilinis na po. Ayan, tapos pag when it comes to naman to mga tawag na kailangan itrim ang puno, darating at darating din po sila. Ayan po. So, good morning po in behalf of the Clean and Green Department. Ayan, thank you. Ayan, okay. Maraming salamat po sa Clean and Green personnel at committee in behalf of Kagawad Bam Hildawa. Sila po ang atin pong in charge sa collection ng plastic at tayo po ay papakita ko po yung report sa inyo yung atin pong target na 2023 kilograms to welcome 2023. Nasaan na po tayo ngayon at through our efforts kaya po natin niya ma-achieve. Okay, next naman po in behalf of Kagawad Richard Sakilayan, I'll give you back Kagawad Dueng Paz
for the report of the Peace and Order Committee. Ayan po, muli, magandang umaga po sa ating lahat at mula naman po sa Department ng Peace and Order ni Kagawad Sakit sa Kilayan. Ito po yung kanyang mga report noong nakaraang linggo. Pictures please, direct. Ayun po, nagkaroon din ng monthly meeting. Nagkaroon sila ng monthly meeting ang ating mga kawani ng ating pamayapa, tagapamayapa po. Ayan. Ayan po, nagsasalita si Ka-Christian. Si Francis yun. Si Francis ba yun? Bakit gano'n parang ikaw? Si... Ayan. Nagkaroon din po sila ng naglinis o nag-alis sila o tinignan na yung kanilang pinagbaklasan doon sa na bathtub noong December 17, alas 7 ng umaga mula sa ay sa panulukan po ng Mojica Osmeña na tinambaklan doon yung pinagbaklasan. Doon lang nila nilagay sa may Osmeña, Mojica, yung pinagbaklasan na bathtub. Yun po ay inireport agad ng illegal na pagtatapon ng basura. So yun talaga tayo lang, huwag tayo magtapon ng basta sa anumang lugar. Dahil pagdating po ng tag-ulan, maaari, di ba sinasabi nga, ang tinapon mo babalik sa'yo kasi inaagos ng baha ang mga itinapon po natin sa kalye. Sana lang yung bata wag maagos. Pwedeng gawing bangka. Ayun lang po. Sana talaga wag tayo magtatapos sa ating kapaligiran. Dahil sanhi iyan po nagkaroon ng magkakaroon tayo ng mga karamdaman. So yun, next po. Ayun. At sa ating Bangkal Elementary School Main at Bangkal High School, nagkaroon ng incoming at outgoing students, yung mga lumalabas, yung labas pa, nagpapasok tapos lalabas galing uwian daan sa ating mga estudyante ng Malvar, papunta Evangelista, Apolinario, ayun, ang ating mga bantay bayan ay nandiyan. Lagi po sila kaantabay, nakabantay dyan sa lahat ng mga estudyanteng pumapasok at uuwi ng mga oras na kanilang mga uwian. Ayun, dahil nagkakasalubong ngayon, may papasok ng hapon, uuwi naman ng mga yung pang-umaga. So yun, lagi lang ang ano tayo, lagi nakaantabay ang ating bantay bayan dyan sa ating mga eskwelahan dahil nandiyan sila, nagbabantay dyan sila sa kung ano man yung maaaring mangyari pagdating ng oras. Kaya lagi tayo may bantay-bayan sa eskwela. Ayun. Next. Okay, kayo, tayo po ngayon, ang ating barangay, ay mayroon na po tayong dalawang e-bike patrol na handang umalalay sa inyong lahat, sa inyo at magserbisyo sa inyong lahat. Yung ating e-bike ay pwede po magamit na kung saan yung ating mga nandito sa ating barangay na mga senior citizens, lalo na yung mga ating mga senior citizens na pwede silang ihatid sa kanilang mga bahay. Around Bangkal, wag naman yung lalabas pa kayo para ihatid kayo sa kung saan. Yan ay dito lang naman din po natin kailangan magamit yung ating sasakyan dahil pandito lang po sa ating area yan. Hindi na po kailangan ilabas po natin sa malayong lugar dahil kung kakailanganin ay hindi po natin agad magagamit kung malayo po sa atin yung ating mga sasakyan. So yun.
dalawa na po yung e-bike na yan na pwede magservisyo sa atin. Ayun po, tuwing simbang gabi, mula nung 16 na nag-umpisa ang simbang gabi, mayroon po tayong mga bantay bayan dyan na nakabantay, nakaantabay lahat sa mga magsisimba sa ating mga simbahan. Ayan po, lahat yan po, lagi po sila nagbabantay dyan tuwing umaga na kung saan tayo ngayon ay mayroon tayong madaling araw na misa o yung simbang gabi na tinatawag. So, ayan po, nakaantabay po lagi ang ating bantay bayan. Kaya malaki din po talaga nagiging sakripisyo ng ating mga bantay bayan dahil sa paglilingkod nga po dito sa ganitong panahon. Dahil alam natin, minsan talaga itong panahon na ito, marami nagkakaroon ng problema. Kaya lagi nandiyan ang ating bantay bayan para pa tayo ay alalayan. Siyempre, thank you kay Kag Richard Saki sa pagbibigay niya ng ganitong panahon at pagbibigay ng mga pagtulong para sa atin lahat. So next. Okay na po yan, Direk. Wala na po. Ayun. Ayan, ayun po lagi na, ayun nga, sabi nga, tayo ay umaalalay sa ating mga senyorito at senyorita ng ating barangay. Papunta sa kanila sa simbahan, sa itong simbang gabi. Ayan. Next po. Okay na po. Ayun, tuloy-tuloy lang din ang mabilis na pagtugon sa online concern ng ating bantay bayan. Yan, siyempre tayo lang dito, bantay bayan lagi ang nakakasagot sa inyong mga tawag at ito ay binibigay naman nila kung saan kaninong concern yung inyong mga pangangailangan. Pero ang ating bantay bayan lagi nandiyan lang din, lagi nakaantabay at lagi nakatunghay para tayo ay matulungan. Meron pa po. Okay na po yan. Ayun po. Mula po sa Bantay Bayan po at sa ating Peace and Order Committee na si Kagawd Saki sa Kilayan. So yun po, yan po ang mga ibinibigay po para sa ating barangay na maitutulong po at para maayos po ang kanilang pagbabantay sa atin at huwag maayos po yung ating dugat. So sana lang po tayo makiisa rin po tayo dahil hindi lang po dapat ang ating bantay bayan ang nagbabantay sa ating mga lugar, kundi tayo po mismo ang tabayanan po natin na kung sakali kung ano man ang mga problema ay maitatawag nyo po agad dito sa ating barangay. Matutugunan po ang inyong kailangan gawin para kayo doon kung may problema sa inyong lugar. So yan po, wala po sa peace and order ni Kagawd Saki sa Kilayan. Magandang umaga po sa atin lahat. Okay, maraming salamat Kagawad Weng Pass in behalf of Kagawad Richard sa Kilayan. Ang Bantay Bayan po ay round the clock pong nakabantay at especially po sila ay naka-station sa atin po mga simbahan ngayon pong observation of the simbang gabi. So, nandun po yung ating po mga e-patrol services upang magbantay at umalalay po sa pangangailangan lalong-lalo na sa ating po mga senior citizens. Next, para naman po sa report ng ating po peace and order. Nandun na naman yung kanyang ano. Ito po ang India of Education and Culture Committee. Ito po ang sinabit ni Kagawad Tricia Eusebio. So, patuloy po ang paghahanap po natin ng mga kapartners na natulong po dito po sa ating barangay at ang Kolehiyo de San Agustin. Kasama po natin through the Bangkal Bayanihan Program
at ang kanila pong programang Adopt a Child Beneficiary. So dito pong Biyernes, ang mga pili pong 20 beneficiaries po from Bangkal Elementary School 1 ang nabahagi nang po ng Christmas gift at supplies from their counterparts mula naman po mga estudyante at aguro ng Kolehiyo de San Agustin. So congratulations po sa Education Committee at maging sa mga beneficiaries doon po sa kanila pong tulong. Bangka Alaman, Bayanihan, at nagpapasalamat po tayo sa Kolehiyo de San Agustin kung saan doon po graduate si Kagawad Tricia Eusebio. Next naman po, ang plastic donation and exchange of rice. Nakiisa naman din po ang mga estudyante kay ang ating po mga Student Supreme Government Council sa ating pong programa ng Bangkalikasan. At tayo po ay nagpapasalamat po sa kanila at na-inculcate po natin sa kanila pong murang edad ang importansya of this intergenerational project that we've been pushing. Ating pong koleksyon ng plastic ay sila po ang makikinabang. Kaya tayo po ay patuloy pong tumutulak ng ganito pong programa. Ganun din ang kanila pong patuloy na pagtanggap ng donasyon para sa kanilang e-library. So ang Barangay Bangkal po ay tumatanggap at nagbibigay, nagpapahiram po ng mga libro para po sa ating mga kabataan through our Bangkal e-library project. Yan. Payday is Recyclable Collection Day. Ito po ang atin pong pinapa-advocate, hindi lamang po sa buong barangay, ngunit dito rin po sa atin pong pamilya ng atin pong Barangay Bangkal. So, bawat sweldo po, ang atin pong mga empleyado ay nihikayat magdala ng planlang plastic recyclable. So, pa makadagdag po sa atin pong numero ng koleksyon at makabawas po sa koleksyon ng plastic sa atin pong lugar. At kasama rin po si Kagawad Tricia Eusebio sa team, sa technical team ng atin pong puno ng papremyo sa Pasko. At siya po ay lumahok nung day 3 despite her busy schedules upang personal pong makiparticipate sa activities po ng ating barangay. Gandin po ang Education Committee. Education Culture Committee is one of the committees in charge with the distribution of prizes. Kaya't nagpapasalamat po kami sa kanila pong patuloy na pagsuporta doon po sa ating pong programa ng maayos at may sistemang pamimigay ng papremyo sa mga nanalo. At ang Education and Culture Committee, kasama po ang ating po mga partners, Abarkada Partners ay kasama po sa Barangay Employees Party sa ating po Tropang One Bangkal United Bright Christmas Party na isinagawa po noong Biyernes. At tuloy-tuloy po ang ating pong assistance through the Bangkal Online System na kung saan ang ating pong administrative documents, yung pong administrative documents at iba pa pong kailangan sa barangay o access sa mga programa ng barangay ay may tutulong pong staff po sa inyo. So in behalf of Kagawad Tricia Eusebio and the whole Education and Culture Committee, nagpapasalamat po kami sa kanila pong tulong at malasakit. So pagbati po sa atin pong Education and Culture Committee, Supervisor Weng Balane. Good morning po kay Tita Emily Lamson, nakasama po natin kahapon sa ating mga senior meeting. Tatay Willie Castro, good morning po sa inyo. At si Robert Divino Pauline, good morning po. God bless Barangay Bangkal. So pag meron po kayong katanungan, question, patuloy po kayong magbinsay sa ating pong Barangay Bangkal Official Facebook page, Bangkal _ Official. At para naman po sa report ng Public Works and Infrastructure, muli ko pong ibabalik si Kagawad Christian Jacinto. Hindi ako Kagawad Robert Hilario.
Yes, public works, declogging, infrastructure, yan. Nakita natin na laman ng kalye sa ano, sa pag-aayos ng mga kalsada natin. Yan. Ang infrastructure napakasipag. Sige po, report po tayo. Kindly check the pictures nila. Nakita nyo naman ang pag-ayos nila ng ating mga ano, ng mga kalye diyan sa ano, sa nakita nyo sa Bangkal, kahit tanghaling tapat, nakita natin yung tao ni na kagawad drawer, mga personnel niya, sila book. Yan, nakakalubilo ko po yan. Napakasipag ng mga tao. Ayan. Okay, next po. Yung pictures na lang, says it all. Ayan. Pati yung mga infrastructure, yung pagpapakabit ng ano natin, ng mga Christmas decors, kinumpleto nila yan. Na, kahit sa evangelista, yung kasagsagan ng ano ng mayroong mga sasakyan dumadaan, napaka-peligroso ng ginagawa nila, pero tuloy pa rin ang kanilang pagsiservisyo. Ganyan po kasi pag talaga ang ating mga infrastructure. Okay. Minsan nga pa, nakita sila madaling araw, nagtatrabaho pa rin para makabit naman yung mga ilaw doon sa kalye. Along evangelista, makita nyo, may lights doon sa gitna, kulay violet. Talagyan na rin po yun ng infrastructure ni Action Man Kagawad Rover. Sige, meron pa po. Marami to eh. Ayan. O, yung mga nireklamong mga lubak. Yan. Itinatawag yan kay Kagawad Rover o kaya kay Eddie Santiago. A-action na naman nila. Pag medyo kailangan na nila ng, ano, ng tulong ng engineering, City Hall, tumatawag naman si Kagawad Rover sa engineering department. Pero mga ganitong bagay, kaya pa nilang ano, resolbahan. Ayan. Sige po. Next. Ito, oh. Sa Mary Help of Christian Sian, nagkabit po sila ng lights, diba? Tuwing alas 8 po ng gabi pala, ang misa dyan. 8 p.m. yung simbang gabi dyan. Nakita nyo, maganda ang decoration ng mga Christmas trees sa tulong ng declogging. Nagbawas din po tayo ng puno dyan, nang trim din po tayo ng puno. Trim lang, bawal magputol. Ayan po. Sige po. Next, meron pa? Ayan. Okay. Yung participation na dumating po, sina Vice Mayor Monique Lagdameo, sina Congressman Kid Peña, at ibang konsehal ng Makati, sa ating Christmas party. Lubos pusong at nagpapasalamat po ang One Bangkal United sa pamumuno rin ng Kapitan Mario kasama sa Kagawad Rover at yung buong infrastructure. Noong Friday ho, nagkaroon, very successful po ang Christmas party namin. Wala pong umuwing luwaahan. Lahat po masaya dahil lahat po nakatanggap ng pamasko at papremyo. Okay, meron po. Ayan. So, na-report po namin kahit hindi po namin committee, nakita mo namin, we respect each other's committee. Pag may kailangan si Kagawad Rover sa rescue, tumatawag po sa akin yan. Pag si Kagawad sa akin may request naman, medyo malayo, tatawag pa rin po sa akin for patient conduction and transport. Ay, isa pang pinapaalala ko. Ang dami pong sa peace and order. Pinapaalala ko yung mga gumagamit pa rin ho ng cellphone sa daan, yung nag-aantay ng kanilang sundo, ng Grab, or kung ano nung si cellphone, hindi nakatingin. Marami pong nangi-snatch ng cellphone pa rin. Kahit sa ano, sa social media, nakita nyo ho. Akala nyo, rider na delivery, lalapit sa inyo ng mabagal, biglang hablot. So, ina-advise ko po, mag-cellphone po kayo pag nasa safe na lugar, huwag po sa kalye. Tapos, syempre, sa dami hong ano, ang dami hong mabibilis po ang mga motor ngayon. So, ay maraming exit points po sila. So, kaya doble ingat po. Desperado na po ang mga ano ngayon, ang mga masasamang loob dahil alam nilang may mga pera ang karamihan sa atin, kaya gagawa at gagawa ng paraan para maka ano, perwisyo. Ayun po. Thank you po. Sige. Yan, maraming salamat Kagawad Chanacinto in behalf of Kagawad Rover Hilario. Yan. So patuloy po ang atin pong pagresponde sa pangailangan. Ngayon po naka-schedule po tayong mag-install
hopefully makisama po ang panahon para po sa ating pong installation ng solar lights sa atin naman pong phase 2 doon po sa Sabio at Don Bosco. Patunay po na tayo po ay binibigyan na po natin ng atensyon ang ating po mga kabarangay maging po doon sa phase 2. Good morning po, Ate Emilita Valdelobar, at Merry Christmas po sa inyo. Yan. In behalf, para naman po sa ang report naman po ng tanggapan ng inyong pong puno barangay, ang ating pong paalala patungkol sa ating pong mga winners, sa mga lahat po ng nanalo ng day 1, day 2, day 3 ng ating pong puno ng papremyo sa Pasko, ang inyong pong Noche Buena package ay hinihikayat po namin kayo magdala kayo ng 1 kilo ng plastic upang makakuha po ng Bangkalidad mug. Ito po ang atin pong inihanda po sa inyo, kung saan nakalagay po ang mga best practices po ng atin pong barangay. At dagdagan po natin ng 30 kilo at kayo po ay makakuha ng 3 kilo ng bigas courtesy of Senator Nancy Binay na kanya pong pakikiisa dito po sa ating pong barangay. At pwede pa rin po mag-claim ng prizes ang day 1, day 2, and day 3. Meron po tayo ngayon, December 19 hanggang December 23 upang mag-claim po ng prizes. Para po naman sa day 4 na gaganapin pong mamaya. Mamaya po ay meron po tayo ulit para fall. At day 5, yung ating pong huling parapol sa December 21. Kaya tuloy-tuloy po ang ating pong mga streaming programs. At kahapon nga po, karoon po tayo ng senior monthly meeting December 18, 2022. Dito po ginawa yan sa Barangay Hall na kung saan napakarami na naman pong almost, more than 60 seniors po attended our not only our senior meeting but also our Christmas gathering. Lumabas po na Christmas gathering for our senior, beloved senior citizens. At naging guest po natin si Dr. Erica Gonzales, ang ating pong Barangay Bangkal Health Center Physician. Nagkaroon po ng talakayan patungkol po sa mga proseso sa health center at ang mga ginawa po niyang mga pag-iingat sa Pasko na paalala po ng atin pong butihing doktora Erica Gonzales. Kaya nagpapasalamat po kami sa kanya po pagpapaunlak sa atin at naging masigla po ang talakayan lalo-lalo na patungkol po sa mga tanong po ng atin po mga seniors. At tayo rin po ay namigay ng kaunti pong regalo para po sa atin po mga beloved senior citizens. So, sampu po sa kanila ang nagkaroon po ng grocery package with Bangkalidad mug at yung ating pong bigas. At lahat po ng umattend, physically po na umattend kahapon ay nag-uwi po ng bigas at face mask at Bangkalidad mug. Yan. Ito po yung handog po natin sa ating pong senior citizens dito po sa ating barangay. Kaya patuloy po tayong mag-follow sa ating pong Bangkal _ official, Bangkal Senior Citizens _ official. Mamaya po ay ang ating day 4 ng ating pong puno ng papremyo sa Pasko, kaya tinaanyayahan po ang lahat na makinig at manood, mag-participate po sa ating pong interactive game show. Nahandog po sa inyo ng ating pong Barangay Bangkal Council. In behalf po of all the Barangay Bangkal Council members, ito po ang inyo pong punong barangay, Mara Montañez. Magkita-kita po tayo ulit mamaya, alas 6 po ng gabi, para po sa ating pong day 4 ng puno ng papremyo sa Pasko. Pero bago po yan, ang ating pong pagbate sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year sa susunod po nating flag ceremony. Tayo po ay magpapaalala naman ng mga preparation po natin patungkol sa pagsalubong po ng bagong taon. Yan, ito pang inyong pong Barangay Bangkal
patuloy po tayong sumuporta sa mga programa po ng ating barangay. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa ating po mga programa. Happy birthday po sa ating po mga birthday celebrants. One Bangkal United. Happy